Hi guys, good evening. So we're here for another episode of the Beyond Alpha podcast. And today we are going to talk about the 6 years of financial freedom. So let's think of being financially free as para ka nagdadrive ng kotse, para ka nagdadrive ng sasakyan. Paano ba natin sisimulan to? How are we going to drive forward? Are we going to develop yung financial freedom? So, okay, this topic is going to be discussed mainly by my partner, Brian. Hi, Brian. Hi, guys. So, yun, write this down, guys. Malupit to. Umpisaan natin, like what JP said, it's like tinawag namin 6 years to, pero ito, natutunan lang din namin na concept. Sinimplihan lang namin in such a way na mas maintindihan natin. So, 6 years, like driving nga. First off is yung nasa neutral position muna tayo. Neutral meaning dependent pa tayo, whether dependent pa tayo sa parents natin. So meaning lahat ng, kung nag-aaral ka, syempre pag tuition mo, inukuha mo pa sa parents mo. Kung halimbawang ano naman, nag-work ka na, there is part of it na part ng expenses mo, like halimbawa, hindi ka pa nakabukod. Yung, siyempre, wala ka pang binabayarang upa. And, kung nag-aabot ka man, halimbawa, pang kuryente, pang tubig, hindi pa lahat. Kumbaga, hindi mo pa totally covered yung living expenses mo. So, we could call that, number one, guys, or yung neutral position, write it down. Yung year one natin, it's, we can call it TFR or taking full responsibility. Meaning, cover mo na lahat ng expenses mo. Kung bubukod ka or hindi man, kaya mo na magbayad for your internet, kaya mo ng bills mo, like kung kuryente mo, tubig mo. So yun, covered. Wala ka nang, technically, wala ka nang hinihingi or wala na sa yung inaabot yung kung kanino ka man nakadepende before, like your parents or kung may iba yung guardian ka, lolo, lola, ganyan. So, that's gear one natin. For gear number two, dito, kumbaga, zero debts ka na. Wala ka ng utang. So, yun, for gear one, kung may utang ka pa, ayun pa rin, self-dependence, self-reliance. Kung may utang ka pa, ikaw yung kumukover sa utang mo. So, with gear two, wala ka ng utang. May natabi ka ng emergency fund. So kahit anumang mangyari, ma-hospital ka or sino man sa family mo, may uhugutan ka. Then at the same time, yung trabaho mo or yung business mo, yung income ng business mo, kaya nang i-cover. Yun nga, yung kumbaga, it's a higher level. Everything that's included sa gear one, it's a higher level on this. So, in a way, may gear one. Yung gear two natin is gear one plus may na-establish ka ng personal emergency fund mo. And at the same time, wala ka rin utang. So, yun. So, medyo mas makakaluwag ka na yan. Mas swabe na yung ano mo. So, for gear three, may passive income ka na. Na kayang i-cover yung expenses mo. So, possibly, sa gear 2, meron ka nang may pumapasok na passive sa'yo. Pero hindi pa totally kaya yung i-cover yung expenses mo. Like your bills nga. Pero with gear 3, pag nandito ka na sa stage na to, sa gear na to, yung passive income mo, posibleng nag-work ka pa, posibleng sobrang day-to-day ka pa sa business mo. Pero at the same time, may passive income ka na to that would be able to cover yung monthly expenses mo. That's gear 3. So dito guys, as you go along, as you move forward, higher gears, mas maswabe, di ba? So for gear 4, again, may passive income ka na, and at the same na pwedeng i-cover yung expenses mo, and at the same time, pwede na rin pang cover ng mga wants mo, yung mga gusto mong gawin. So, pwede mo nang
pang travel. So needs and wants, cover na. So yung essential needs mo, then yung mga onting luho, sabihin na natin, or onting wants nga, pwede na rin kuhanin dito sa mga passive mo. So that's gear 4. So mas gumagaan. If you look at it as the higher gear or the higher level, mas gumagaan yung buhay, di ba? So at gear 5 naman, guys, yung passive income mo, pwede nang pang-cover lahat. So at this point, kahit anong gusto mong gawin, at this point, posible nag-work ka pa. Kung trip mo, kung mahal mo talaga yung work mo, posible sobrang day-to-day ka pa sa business mo. Pero yun, choice mo na yan kung ganun, kung talagang gustong-gusto mo yung work mo. Ano. Pero at this point, kumbaga nasa gear 5 ka na, technically pwede ka nang mag-retire. Meaning, kahit hindi ka na mag pumasok sa work, hindi ka na mag-work, or hindi ka na mag-day-to-day dun sa business na ginagawa mo. So yun, knowing these gears, guys, at least ano yung purpose, in a way, alam, nagkaroon ng structure kung ano yung mga tinatarget natin for every financial ano natin, steps or levels. So lahat tayo naman nag-uumpisa sa neutral. So paano natin gagawin? Again, simple, guys, is having discipline talaga. So from neutral, ngayon na nakaano tayo, may dependent pa tayo in some of our expenses. So ang goal natin doon, kaya natin in-structure ng ganito, is we get to gear 1, which is yun nga. Kung sinulat nyo, yun, cover, makover na natin yung personal, maging self-reliant na tayo. Diba? Self-sustaining. So ganun. So if hindi nyo na sulat, guys, we'll include it dun sa comment section or dun sa description box din para ma-review nyo. So, again, kung paano gawin, you could watch yung mga previous episodes namin, or kung may tanong kayo, pwede nyo rin i-ano sa comments or i-email sa amin sa beyondalphapodcast@gmail.com. So, yun, sobrang simple lang nito, guys, pero ang pinaka-naisip ko talagang gameplay dito para ma- move tayo from neutral to gear 1 to until yung gear 5. Disiplina talaga. Yung how, yun, we'll be discuss kami dun sa mga previous episodes. And sa mga episodes pa moving forward, nagdi-discuss rin pa rin naman kami ng mga personally na try namin din ni JP. Yun yun, pare. Ikaw, pare. May any inputs dito sa topic natin for this episode? Again, guys, hindi na ako nag-butt in kasi may succession eh. Sa mga audience natin na drivers, you know what we're talking about. Yung gears is, kumbaga, metaphor or about sa driving. Diba? For me, the most important step doon is, kagaya sa pagmamaneho, yung pinaka-importante yung gear. Iniisip ng mga tao, pinaka-importante yung fifth gear o yung iba pang sixth gear, pang mga sports car, yung mga rumaratrat na. Pero hindi. If hindi tayo pumasok sa primera, which is gear number 1, walang magiging traction yung buhay natin. Walang step. Para sa akin yun ang pinaka-importante. Let's get the wheels running, the ball rolling first. Hindi, we can't look at being financially free or maging mayaman agad. Hindi, it doesn't work that way. Yan is wishful thinking. We really have to make the wheels turn first. And para sa akin ito pinakamahirap. Pinakamahirap to, lalo na sa Pilipinas na we are not forced. Karamihan na, yung mga fortunate enough, is we as a society, karamihan, I'm not saying lahat, kasi may maraming bata dyan na sa murang edad, mabigat na responsibility. Pero most of yung mga tao dito, kasama na rin parents sila. So yung accepting ng gear number 1, which is taking full responsibility of yourself, napupush. Kumbaga na-extend yung time na pwede ka maging reliant sa ibang tao. Yun. But the most important thing or the thing that I want to emphasize here is we gotta take that step. Kumbaga kunin natin yan. Kasi we can never be financially free if yung sarili natin is we can't take responsibility for it pa. Yun talagang pinaka-importanting gear, pinaka-mahirap din. Diba? Pinaka-mahirap din is to cover everything.
yung pagpapayaman, there are gonna be steps kapag hawak mo na yung pera mo. Magkakaroon ng steps yan. Kasi, if papansinin yung gear number 2, it's building eh. Kadalasan, focus natin to sa mga discussion natin, lalo na tong emergency fund. Pero, if you guys already have an idea dito, or kung natandaan yung sinabi ni Brian, napakaganda dito yung zero debts. Ibig sabihin, wag na tayong umutang. Kasi, at this stage ng gear 1, gear 2 natin, hindi pa tayo umuutang dito per business. Hindi tayo nag-loan dito para sa negosyo. Malamang yan, yung mga inutang mo yan or yung mga credit card mo na hulugan, eh, most likely a 1. Yan. So, unless na lang syempre, may pinagdaanan tayo na kailangan natin umutang ng credit card. Halimbawa, may nagkasakit sa atin at wala tayong hawak na cash. Yan, wala tayong magagawa dyan. Pero, ayun guys, yung from gear 1 to gear 2, kumbaga parang prerequisite siya. We gotta get good at gear 1 first. Kumbaga kailangan nasa tamang RPM na tayo bago siya shift. Ang ibig sabihin nun sa mga taong di nagmamaneho, before you can shift gears sa kotse, kailangan may steady pace ka na inaandar. Kailangan gumugulong ka na at a certain speed sa mag-shift. So, ganun din sa atin. Di pwedeng pag nakapasok tayo dito, islipat na natin kagad sa segunda, lipat na natin kagad sa tercera. Kumbaga, may process ang lahat. Pero, again, kapag na-build natin yung momentum sa gear 1 going into gear 2, yung 3, 4, 5 is going to be a possibility. Hindi na yan malabo. Posible na yan. Hindi kagaya nung nasa neutral ka palang, dito naman yung gear 5, parang imposible. Pero dito, pag nasa gear 1 to gear 2 tayo, yan. We're gonna have a grasp of it or it's gonna be clear for us kung paano natin magagawa to. Again, guys, yun, napakaganda, simpleng analogy, madali intindihin, madali i-relate. Gaya nga na sinabi ni Brian, if hindi nyo na-capture lahat, ilalagay sa comment section yung 6 gears of financial freedom. So, that's it for me, Bri. Anything else you wanna add? Solid na, ano pare, solid na sum up yung ginawa mo. So, yun, step by step lang, guys. And totoo yung sabi nga ni JP, mahirap yung gear 1 eh. And naalala ko lang nung share ko lang. Naalala ko nung nag-aaral ako mag-drive. Pinapagalitan ako nung nagtuturo sa akin kasi gusto ko bilisan agad. Sabi niya lang sa akin, madali nang bilisan yan. Madali nang itapakan yung accelerator pag marunong ka ng magmaneho. So, umpisan mo lang muna sa mabagal. Pag gamay mo na yung mabagal, di saka mo, ano, tatratin yung accelerator. So, ganun din dito, guys. Sa gear 1, yun yung tutukan natin kung nasa neutral pa tayo ngayon. Yun. That's it guys for this episode. Thank you. Social media accounts natin at I am Beyond Alpha, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter. Then sa podcast directory, search for Beyond Alpha Podcast. Sa Spotify, Stitcher, Google Podcast, Apple Podcast, then yung sa YouTube channel natin, search for Beyond Alpha Podcast. Click the subscribe, then click the subscribe button and the notification bell. Then yung website natin, www.imbeyondalpha.com. That's it guys and see you next episode.